Hi guys, welcome back sa channel natin Leaks PH. Okay, so for today's video guys, meron ako sa inyo mga tips and tricks dito sa Mobile Legends kung paano kayo dito guys makaiwas sa mga FPS drop or lag na nangyayari no habang naka-in-game kayo sa rank mode or sa classic. Okay, so ito guys, maganda to na i-apply kung yung gamit yung device is low end lang, naka 3GB or 4GB lang yung minimum ng RAM na yan. So ito guys, maganda to kapag in-apply nyo no. Okay, so sa settings muna tayo ng dito sa Mobile Legends. Okay, so dito guys sa settings ko, ito yung pinaka recommended ko, lalo na sa mga low end device dyan na gusto talagang i-run yung Mobile Legends sa pinaka smooth nya na performance no. Okay, so yung sa graphic settings guys, yung tino-turn on ko lang dito or nilalagay ko lang siya sa high, yung camera height tsaka yung sa creep HP no. Okay, so dito naman sa refresh rate niya or high frame rate, nilalagay ko lang siya sa guys sa high. Kung hindi ka supported sa 90Hz, ilagay mo lang sa high. Pero kung meron ka ng 90Hz na screen refresh rate settings ng phone mo, pwede mo na siyang ilagay sa super no. Pero sa akin, minimum lang talaga siya sa high no, kasi hindi naman to supported sa 90Hz. Tapos sa graphics, nilalagay ko lang siya sa smooth. Then meron pang isang settings dito guys sa kanyang interface, which is itong simplified hero models. Pwede nyo po itong i-turn on kung ayaw nyong gumagalaw itong CC na to, kasi yung kanyang animation effect kasi kapag medyo magalaw yung hero, minsan naglalag na yung lobby natin or nagahang nag-FPS drop siya. So itong simplified hero models na to, tina-turn on ko rin siya no. Okay, lalo na kung low-end device lang talaga yung gamit mo. Okay, so ngayon naman guys, meron naman ako sa inyong i-share about naman sa settings ng phone natin. Punta kayo guys ng about phone. Kailangan nyo munang i-activate yung tinatawag dito na developer option. Punta kayo ng build number sa version nyo. Tapos kailangan nyo lang itong i-tap 7 times para magkaroon na kayo ng developer settings no. Punta kayo dito sa additional settings, developer option, tapos i-turn on nyo lang to. Hanapin nyo ngayon dito guys yung Force 4X MSAA. So ito, pwede nyo i-turn on to kung sa tingin nyo hindi naglalag yung ML nyo. Pero pwede nyo rin naman tong i-turn off no. So ito guys yung mas maganda na ito na turn on itong disable HW overlays para mas mas malakas siya gumamit ng GPU no, unlike sa CPU. Kasi yung GPU kasi yung nagpapatakbo ng mga online games natin. So mas maganda yung kung naka-turn on to kasi para ma-reduce yung mga FPS drop or lag sa Mobile Legends nyo or sa kahit anong mga online games na pinapatakbo nyo dyan ano. Okay. And then, dito sa settings guys, hanapin nyo po dito yung process manager. Okay. So, search nyo lang guys dito. So, tap nyo tong process manager. Okay. So, dito guys, sa process manager, may mga application kasi tayo dito na kahit kinoclose na natin siya is nagra-run pa rin siya, no? Okay. So, ang gawin nyo dito, okay, so ito, for example, dito tayo sa system settings, no, kasi itong dalawang app na to, ginagamit ko pa to. So, example guys, kung gusto nyo i-stop yung Chrome nyo, kasi sa tab natin, wala tayong Chrome na nakikita, no, pero, dito kasi sa process manager, is tumatakbo pa rin siya, kumbaga, kumakain pa rin siya ng RAM, ng memory ng phone natin. Para ma-stop nyo siya guys, pindutin nyo lang to, yan. Okay, so itong parang nasa gilid na to, ito. Yan. So, stop nyo lahat yan. Para yung mga ibang apps na nagko-consume na RAM, is hindi na siya guys nagra-run, no? Kasi in-stop nyo na po siya. Okay. So, para kahit papano guys, hindi sagabal yung ibang apps na tumatakbo na hindi naman natin ginagamit. So, ayan, i-stop nyo lang po siya sa process manager, no? Okay.
So yan lang guys, at sana nakatulong sa itong video na to. Please like, share, and subscribe na rin po kayo.